Hello guys, today is April 21, 2018. Alas 8 na, Saturday today. Lalabas kami. Attend kami ng death ceremony. Susunduin pa namin yung binangko sa bahay nila. Sabay-sabay kami pupunta doon sa Nara. Nakabis na kami. Mamaya papakita ko lang suot ng daughter ko, yung binili ko sa Okay-Okay. Yung suot ko, yung bigay to ng binangko. Pero nag-cardigan na ako nito kasi medyo mainit yung cardigan ko na black. Si Bunso, mamaya makikita nyo rin. So, see you later! Pag-over muna kami dito. Andun yung maglola. Si ate, tsaka yung binangko. Si ate, ungkay-ungkay lang yung suit niya. Si ate, ah, hindi yung binangko. Tapos, si Bunso, ayan. Focus na focus natin yan. Ang pangit yung Bunso. Hindi na ba? Gwapo, oh, gwapo. Oh, my goodness. Kailang suit ni Bunso, bata pa naman siya eh. Ito yung shoes niya. Hello, nag-stop over muna kami dito. Sa parang marami nag-stop over dito yung mga sasakyan. Ayan, no? Sa likod. Andun yung ano ko, yung binang ko. Sila, nag-toilet sila. Kami ni Bunso, dito lang sa car kasi natutulog si Bunso. Yung suit ni Bunso, sa Nishimatsuya ko yung binili. Yung long sleeve na yan. Pati si ate niya, ano, siguro mga 200 pesos yan, yung isa. Sige-isa sila ni ate, yung long sleeve. Ayan, ito matagal na tong pantalon na to. Tapos yung shoes lang niya, ganyan lang. Bata pa naman kasi siya. Tsaka saglit lang naman gagamitin kasi sa death ceremony na yan. Tapos, yung suot ni ate, ano, yung long sleeve niya nga, sa Nishimatsu ako yung binili. Parang sa mga shop ng mga bata. Shop na bilihan ng mga damit ng mga bata, mga laruan, yung Nishimatsu dito sa Japan. Hindi naman ganun kamahal, depende. Minsan kasi grabe sila mag-sale. Pero hindi sale yung nabili ko. Pero yung pangloob ni ate na long sleeve, yung kung nga binili siya ni Nishimatsu. Pero yung dress talaga niya, sa Okay-Okay yun. Nakalimutan ko na kung magkano yung bili ko sa dress. Pero wala pa siyang ano, wala pa siyang 1,000 yen, wala pa siyang 500 pesos. Pero halatang hindi mo murahin kasi yung tela niya. Tapos yung parang quality niya. Kaya maganda. Maganda rin sa Okay-Okay. Medyo malaki lang yun sa kanya kasi size 110 ba yun. Eh, yung daughter ko mga nasa 100 pa lang siya. Kaya medyo inadjustan ko yung parang dito. Parang tinahian ko ng ganon, tinupian ko lang ng ganon. Pero okay naman ngayon. Tapos, yung sapatos din niya, hindi yun magkasabay na binili ko, yung dress tsaka sapatos. Yung sapatos niya, parang nauna kong bilhin yun. Mga ano lang yun. Siguro mga nasa 300 yun o 150 pesos yung sapatos niya. Tapos nakita ko yung kapareho ng sapatos niya sa Shimamura. Yung shop din, mga nasa mahigit 2,000 yen ba? 3,000 yen, ganun yung presyo niya. Eh, mukhang bago pa yung nabili ko. Medyo malaki din sa kanya, kaya okay din. Magagamit niya matagal. Tsaka hindi pa talaga siya luma. Yun, kung meron nga lang ako nakita kay Bunso na doon sa Okay-Okay, di binilang ko na siya, wala eh. Karamihan kasi lang nakikita ko sa mga Okay-Okayan o anong pambabae. Maraming mga pambabae. Hindi ko lang alam kasi siguro babae ako, kaya doon ako lagi sa mga babae nakatingin. Kaya yun, nakakatuwa kasi bilang yung mga babae, di ba? Yung mga girl, nakakatuwa sila, tingnan ang cute. So ayun, hindi nga halata eh. Depende naman kasi sa magsusuot, kahit Okay-Okay, di ba? Nalalaki pa siya, hindi naman talaga niya magagamit yung mga tagal. Tapos syempre pag babae, pa iba-iba ng uso. Kaya para sa akin, okay naman sa Okay-Okay. Laban mo lang ng maayos, okay na. Tsaka yung Okay-Okay naman kasi dito sa Japan, maayos pa. Kaya okay lang. Kasi pa iba-iba yung panahon dito. Kung wari, summer, spring, winter. Lalo na yung mga pambata, saglit lang nagagamit, maayos pa talaga. Kasi yung summer, ilang buwan lang dito eh. So yung suit ko naman pala, ito sa binang ko to. Pero tatanggalin ko tong cardigan ko mamaya. Kasi mainit naman ngayon eh. Mainit nga eh. Sa labas mainit. So ayan yung suit ko. Parang nakita yung loob. Kaya nagsuot ako sa loob ng sleeveless. Tapos ganyan siya. Ayan, ang laki ng chunk ko. Tapos palda siya. So nagsuot ako ng stocking. Nagsuot ako ng stocking. Oh, sexy ni ate. Tapos yung sapatos ko ito. Ayoko na magsuot ng mga ganyang sapatos kasi masakit po sa paa. Malapad kasi yung paa ko. Di ba yung mga ganyang sapatos? Karamihan yung mga parang pa-sexy, something. Ano, tama naman yung size niya, yung haba niya. Pero yung lapad niya, hindi talaga. Okay naman yung ano, size niya kasi size M naman talaga ako. Yun nga lang, yung lapad niya, malapad kasi yung paa ko, Diyos ko. Malapad kasi yung paa ko. Pero okay na, pagtsagaan. Saglit lang naman yun, may dala akong sapatos. Thank you.
Nandito na kami. Hi, hi. Meron daw ibibigay na laruan yung kamag-anak ng asawa ko nandito. Papunta na kami dun sa parang pinaglibingan. Doon sila. Kakain ng dinner, sushi. Daming ang haba ng pila doon sa sushi kaya dito lang kami kakain. Meron silang palibro doon. Si ate. Yung kinuha ni Bun sa pagkain, about sa pagkain, si ate yung pambata na libro. Sila may kinuha ni Bun sa pagkain. Gutom na ata. Kain tayo. Tapos na kami kumain. Andun pa sila sa loob. Yan yung pinangkumbay. Si ate. Tama si ate sa papa. Ate bit-bit niya. Yan pala yung mga binigay na laruan sa amin. Gamit na siya, guys. Pero, ang saya. Tuwang-tuwa nga si ate. Yan. Gamit na siya. Halata naman gamit na siya. Pero, maayos pa. Gumagana pa. Yan. Tuwang-tuwa nga sa bunso. Kahit isang bus lang yan. Tuwang-tuwa nga. Yan pa kaya apat. Tapos, ayan. Yan. Maraming binigay ng kamag-anak ng asawa ko. Ito parang kitchen na yung pangarap ng ani ate. Pangarap niya to, parang oven. Ayan o. Tapos ito parang cabinet. Ayan, marami. Ayun dun pa. So ayun, maraming salamat sa nagbigay. Grabe, ang saya-saya ni ate. Yung dalawa, ang saya-saya nila. Ayun na nga o. Actually, kakarating lang namin. Pinaliguan ko lang silang dalawa kasi si papa niya naghatid kay lola nila. Diba? Sobrang blessed. Ang daming nabigay. Malalaki na kasi yung apo. Lolo kasi yung nabigay nito. Ay, siguro pagkatago nila kasi hindi madudumi. Malalaki na yung mga bata eh. Pero pa naka-plastic. Ayan o. Tapos yung naka-plastic pa. Tapos may dalawang bicycle na binigay. Pero pang ma-elementary na yung mga yung bicycle na binigay. Si Bunso nakatulog after bath. Basa pa nga yung buhok eh. Hindi pa nagsuot ng sweater. Yan si ate, tuwang-tuwa siya. May allergy ako. Actually, may sipon lahat kami. Hindi naman ganun kalala, pero pagod kami. Maanong yung boses ko ngayon eh. Hindi ko alam kung lalabas kami bukas. Baka magpahinga na lang para maging okay na kami. May allergy kasi ako eh. Nakamaska ako kanina kaya hindi ako masyado nag-vlog. Hindi ko alam kung mayroon ba akong na-vlog. Ayan si ate, tuwang-tuwa siya eh. Patulugin ko na to para makapagpahinga rin siya. So, yun guys. Siguro yung end ko na tong vlog dito. Maraming salamat sa panood. Ingat kayo lagi. See you sa susunod na vlog natin. Bye! What do you say? You say thank you so much. Thank you so much. Many toys. Many toys. Arigato gozaimasu. You say? Arigato. Hindi nakapokus na siya dyan eh. Nililinisan ko yung mga toys kasi may mga dumi dyan eh. Ayan ko yung ginagamit ako ng toothbrush tapos ito. Yung iba yun na punasan ko na. Sigun sila dito.